Kaibigan, ito, tuturuan naman tayo ng pangmalupitan naman ngayon. So si Quincy, siya yung parati kong kasama sa mga ganitong event. Siya yung nagpo-provide o yung company nila ng mga sound system. Maganda ba yung sound system? Bilhin nyo na. Hindi, ganda diba? Okay yung tunog, no? Yan, so si Quincy, ang kanyang ituturo ay siyempre yung major scale tsaka minor scale. Pero siyempre, practice nyo rin yung ituturo niya, isi-share na. Yan, matagal ko nang kasama to, isa sa hindi ko makakalimutan kay Quincy. Noong nag-jam kami dati sa bahay nila kasi may studio rin siya sa bahay nila, punta ako ron. Tapos nag-jam kami. Tapos mag-jam, gano'n siya. Uy, ka na ang mag-gitara eh. Pangit lang yung vibrato mo. Sabi ko, paano ba? Turo siya. Ayun. Practice ako ng vibrato mga isang buwan. Malaki talaga yung ina-add niya pagka maayos yung vibrato natin. Nagmumukhang magaling yung tunog natin. Pag bend mo pa lang, di ba? Kaya malalaman mo yung gitarista kung marunong o hindi pagdating sa vibrato pa lang. Pag nag-vibrato yun, medyo kailangan ng konting practice yun. Pagka ganun. Pero again, syempre, hindi naman natin ginagamit dito sa, ano yun eh, sa church yung nagpapaiyak-iyak ka dito kasi syempre, baka tayo umiyak last Sunday mo na to. Paiyak ka ng paiyak. Ayan o. Check. Pogi ng kaibigan ko, no? Patay tayo dyan. Oh, sige, pakilala ka na, pare ko eh. Pangalan ko pala si Quincy. So, yun. Siya ang pinakamagaling sa, ano? Nako. Novaliches. So, yung gamit kong pedal ngayon is AX8 Fractal Audio. Pero dati naman, naka, ano rin ako, naka-analog. Ikwento ko na rin kasi kaya naman ako na pa-amp sim kasi may tugtog kami dati ng band ko sa Wish Bus. Kasi alam naman natin pag naka-straight tayo sa mixer is ano eh. Pag analog, alam natin yan, di ba, Kislev, na tone sack ka talaga. Once na straight ka na analog, diretso doon unless na may amp simulator ka. So in short, parang to cut the story short, nag-amp sim na lang agad ako. Tapos yun, para mas maganda yung labas niya. At saka mas madali yung buhay. Kasi minsan tamad talaga ako mag-set up ng analog eh. So yun, kaya napa-excite na din ako. G. So ito pala, request ni Uncle Lex is yung Today is the Day by Lincoln Brewster. Guitar solo ni Lincoln Brewster. Tapos ito, request ni Uncle Leaks. Dahil idol ni Lincoln Brewster si Eddie Van Halen. So, yun, tututugin natin yung isa. So, ito.
Ayun. Interruption. So, umpisa na tayo. Ito guys, di ko papahabain yun, no? Kasi syempre alam ko naman lahat. Ulit, di na na-record ulit. Ay, ulit. Joke lang. So, major and minor skills. So, bakit kailangan to? So guys, yung major skills, ibig sabihin pang solo lang to. Kumbaga, in actual theory, itong major skills na to is applicable to sa inyong chord progressions. So, ibig sabihin ng chord progression kung paano yung pagkakasundo nyo na chords. For example, C. Di ba, C major is 1. Ang next nyo is D, 2. Next is yung E, 3. Ito yung numbering system ng major scale, ah. So, next is 4 yung F. Next yung is 5 yung G. Next is 6 yung A. Next is yung 7 yung B. Tapos, syempre, yung 1 at saka 8, alam natin yung octave na yan. So, kung bakit mahalaga tong getong chord major scale na pattern na to. Kasi dito nyo malalaman yung chord progression nyo. Dito papasok ngayon yung, for example, yung C natin, alam natin diba yung C is 1 major yan. Next natin is D, which is, ito yung minor. Next naman is yung third, yung E, minor din. So next natin is yung F, which is, itry na lang natin yung tinuro ni, ano, Sir Tyrone, F. Next is yung G nyo, pwedeng dominant or sabihin natin major chord. Next is yung 6A. Para makagets siya yung pattern, yung 1, 4, at saka 5, major yun na chord. 2, 3, saka 6, yun yung minor. So sabihin natin yung 7, yun yung diminished na. Ayan. So dun papasok yung ano, kaya mahalaga yung major scale. Ang major scale kasi, may mga intervals tayong tinatawag. Ang interval, syempre, yung lockdown ng whole step at saka half step. So, mula from, di ba, C, yan, di ba, lockdown yan is whole step kasi may C sharp tayo sa gitna eh. So, whole step yan. So, next natin is, di ba, D to E, whole step ulit. Tapos, next ng E is F. So, ito yung half step. Mapansin nyo sa piano yun, di ba? Pag nagpiano kayo, yung E at saka F nun, wala siyang black keys. Diba? So, yun yung magiging half tone. Kaya, diretso yung E at saka F. Hindi siya naka-whole step. Kasi pag nag-whole step ka sa E, F sharp yun. So, E to F, tapos F to G, whole step. G to A, whole step. Tapos, A to B, whole step. Tapos, syempre, yung B to C ulit, half step. So, yun yung mahalaga din sa intervals, guys. So, pag mag-intervals din kayo, guys, wag kayong, for example, yung mag-stay lang dito sa isang place na ito lang. Pinakamagandang practice dito sa major scale is, syempre, alam na natin yung open string, di ba? Yung tuning na E, A, D, G, B, E. So, pag mag-practice din kayo ng intervals, maganda rin na straight line kayo. Bakit? Kasi mas mabilis yung matutunan yung fretboard nyo. Once kasi na nasa isang place lang kayo dito, masastuck kayo. So, for example, pag gusto nyo mag-guitar na solo ng C, stuck lang kayo dito. At least ngayon, di ba, pag dito kayo nag-intervals na. So, kahit mag-chord progression pa kayo ng A, kahit sabihin natin G ng C major, ha? Ayun, no? Alam nyo ngayon kung saan kayo tatakbo na chords. Tsaka at the same time, kung gusto nyo mag-solo, for example, kung C major pa din, aside dito kayo sa same notes, ha? Diba? Meron kayo dito, ma-access nyo kagad yung fretboard nyo na hindi kayo masastuck sa isang place. So, syempre, alam ko marami dito, alam natin yung pentatonic scale, diba? Tapos ngayon ka may dyan, sino nakakalam ng pentatonic? Ayan. Maraming agad tumawa doon. So, sa pentatonic din, guys, para bigyan ko yun ng quick na idea agad. Magsasolo din kayo yung pentatonic. Di ba alam na natin, favorite na natin to eh. Di ba, doon kagad eh. O kaya minsan sabihin natin yung octave dito sa A.
pag gusto yung mabilis din na ano, may tinatawag tayong octave. Diba yung octave yung kanina is yung octave ng A. Para tinuro ni Sir Tyrone kanina. Sa inversion ito yun eh. So pag ganun din ano, same goes applies dun sa pentatonic nyo. Kung gusto nyo mag octave lang yun. Pero guys, itong ginagawa natin na gagawin nyo lang to dun sa context na babagay sa kanta. Hindi nyo pwede gawin na, uy, di, gusto ko mag-shred dito sa kanta na to, pero mabagal lang naman yung worship song nyo. Diba? Tapos biglang kayo mag- Diba? So, hindi ba gayon? Kumbaga, magpiplay lang tayo dun sa context na alam natin na babagay siya para kay Lord. Diba? Amen? O, diba? Siyempre, magtututog ba kayo na? Siyempre, hindi ba gayon? Kumbaga, yun nga yung lagi kong sinasabi, serve the song tayo. Kahit naman sabihin natin sa labas ng worship, sa kahit dun sa mga indie o sabihin natin sa mga, mapansin nyo sa mga ibang variety bands, kumbaga, kahit sabihin natin mga simpleng kanta, serve the song tayo. Kumbaga, hindi pwede mag-overplay. Kasi once na nag-overplay, di ba, mawawalan yung sense yung music. Gagets yung idea. So, so yung minor scale guys, ito i-simplify lang natin.